Ito nga pala yung naging ganap nung nakaraang punsyonan dito sa amin. 18th birthday nga pala nung kapatid kong bunso. Dahil nga medyo nakaluwag-luwag ka kung ay magkatay naman tayo ng baboy. Aladigat nagtumba kami kahit 2 piraso. Ay digat atong balaang naman, digat pagtapos sa ibango natin. Swerte nga rin kapatid kong ari. Buti nga kahit papaano ay meron kaming kaunting na itabi. Nung una-una nga kami, pansit lamang ay okay na. Minsan lamang naman ari mangyari. Katapos naman na rin ay dalaga na siya. Kako nga ay pwede na mag-asawa, nasa tamang edad na. Pero wag naman muna, hindi pa nakakabawi ng puhunan eh. Inabot na rin nga pala kami ng gabi sa pagpapalambot na rin karne. Buti na lang talaga marami kaming naitabing panggatong nitong nakaraan. Ay aringat na palaban, inabot man din kami ng magdamagan. Buti na lang talaga at marami rin kami naging katulong dyan. Naku, kung hindi inabot kami ng siyam-siyam, pinalambot nga muna namin yung mga karne. Eto nga't nilipat pa namin dun sa isang kawa, hindi kasi magkasya dun sa isa. Nilaga nga pala namin yan ng mga ilang oras para naman lumambot. Medyo may edad na rin kasi yung nabili namin na baboy. Siguro yung mga edad niya nasa 133 years old na, mga ganon. Kako nga ay parang lastiko man din. Kung hindi namin ari gagawin ay siguradong batakan kami sa pagkain. Digat may kasabihan, walang makunat na baboy sa mainit na tubig. O baga naman ang 5 pakuluan, ayun, digat lumambot din. Ito nga at nagsalang na rin kami ng 2nd salang. Kung makikita nyo nga ay tinodo na namin ang gatong yan para nang sa ganon mas mabilis maluto. Kuha din nga pala kami ng 1 karne. Alam nyo na siguro kung anong mangyayari dito. Nakahanda na rin ang pichel at tagayan. Ay siya't galawin na ang baso. Ako nga ay medyo masarap magluto pag medyo nahihilo. Sarap nga namang gumalaw pag arning uga ang palapa. Ay siya't ihawi na ng maitalang na. Ay pagpunta ko nga dito sa aking mga tiyahin ay busy rin sa paggagawa ng gelatin. Poppy jelly nga sana ang gagawin namin, yun nga lang ay medyo may kamahalan. Kaya ayun, pinagkasya na lang namin yung budget namin kaya nauwi dito sa gelatin. Kako nga ay okay na rin aring panghimagas, may dala naman yung lola ko na atsara. Nagayat na rin nga pala yung tita ko ng carrots, gagawa din daw kasi kami ng Shanghai. Dito nga ay pinagtulungan na rin naming hiwain yung mga lamang loob. Magluluto na rin kami ng dinuguan, wala pa rin kasi kaming mga ulam. Shout out nga po pala sa mga tumulong sa amin dyan, maraming salamat po sa inyo. Especially sa aking tito na magaling magluto, maraming salamat po sa inyo. At sa puntong ito nga ay niluto na namin yung dinuguan. Siguradong may pang-ulam na tayo at ligtas na ang ating hapunan. Maraming salamat sa panonood at nasayang ko na naman ang 1 minuto ng buhay nyo. Hanggang sa muli, ako po si Kuya Jay, like and follow for nonsense video.